The controversial Northrail project will be reconfigured to make the contract legal. This was revealed by DILG Secretary Mar Rojas during the press briefing in Malacañang. The Supreme Court has ruled that the Northrail project is defective since it failed to comply with the Philippine procurement law. Rojas reveals why the territorial row over the Scarborough Shoal was ongoing. The Chinese government suddenly required the Philippine government to return $500 million in official development assistance for the Northrail project. Rojas assures the loan will be paid by installment over a period of 2 years. Magkakaroon ng reconfiguration. In short, both sides sisikap na mapatuloy itong maanumalyang proyektong ito sa pamamagitan ng reconfiguring of some of the elements nito para pumasa ito sa ating procurement law. Magmula noon hanggang sa ngayon, wala talagang progress ang nangyari. In fact, hiningan na tayo ng final position ng Sinomac Corporation, which is the Chinese corporation that is engaged in the Northrail. At naabutan din tayo ng pagpasya ng ating Korte Suprema na maanumalya nga na hindi sumusunod sa ating procurement law yung kontratang pinasukan sa pagitan ng Sinomac at saka ng Northrail. Ito yung background nito. Sa gitna nitong kontrobersiya sa Panatag Shoal, biglaan na lang na kinol yung ODA loan na ipinautang ng bansang China para sa Northrail project. Kinol ito, ibig sabihin naging due and demandable. So napag-usapan kung ano ang pamamaraan para mabayaran natin ito. May pera naman tayo at babayaran natin ito. Ayon sa kay Secretary Purisima ng Finance, na nagsimula na sila ng negotiations na mababayaran ito in installments over the next 2 years. But this was a multi-year long-term loan na biglaan na lang na call. The Northrail project is supposed to connect Manila to areas in central and northern Luzon.